Isinusulong ngayon ng MMDA o Metro Manila Development Authority na palawigin ang number coding scheme. Paano kala nila gawing dalawang beses na sa isang linggo ang coding ng isang sasakyan? Paniwala kasi ng MMDA makakatulong ito para makabawas sa traffic. Sa isang pag-aaral, nasa 2.4 billion pesos ang kitang nawawala sa bansa dahil sa traffic. May report si Steve Dailisa. Kung noong 2010, nasa 1.9 million ang mga sasakyang nagsisiksikan sa Metro Manila, ngayong 2013, aabot na sa 2.3 million ang mga sasakyan ayon sa datos ng MMDA. Kaya ang traffic tila araw-araw ng kalbaryo ng mga motorista. Kaya panukala ngayon ng MMDA, mula dalawang numero sa ilalim ng number coding scheme, gawing apat na numero kada araw ang huwag pabiyahihin sa Metro Manila. Ibig sabihin nito, magiging dalawang beses sa isang linggo ang coding ng isang sasakyan. Sa ilalim ng Road Space Rationing Program o RSRP, bawal tuwing Lunes sa mga sasakyang nagtatapos ang numero ng plaka sa 1, 2, 3, 4. Pag Martes, bawal ang 5, 6, 7, 8. Miyerkules, 9, 0, 1, 2. Huwebes, 3, 4, 5, 6. At Biyernes, 7, 8, 9, 0. Iiral pa rin naman daw ang window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang bottom line nito, yung sacrifice. Kailangan may mag-sacrifice to reach travel convenience. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 2.4 billion pesos daw na potential income ang nawawala dahil sa traffic. Sabi ng MMDA, kulang na raw ang mahigit 5,000 kilometers na kalsada sa Metro Manila. Nakaramihan pa ay makitid na city o barangay roads. Ang tingin ng iba sa traffic, kulang lang yung nagmamando sa kanto at sa intersection. Hindi naman yun . Yung supply side, demand side, plus yung land use. Hindi naman po pwede rito yung Shanghai model . Yung Shanghai model, kung ano yung presyo ng kotse, yun ang presyo ng plaka. Hindi pwede rito yan. Hindi pwede rito yung Beijing model . Sa Beijing, kung ano yung driver, yung lisensya, pag bumili ka, isa lang ang pwedeng kotse sa'yo. Pabor ang Quezon City sa pag-amyanda ng number coding, pero wag naman daw apat na numero at wag din isama ang public transportation tulad ng jeepney, taxi at bus. Kung wala pa tayong efficient mass transportation system, bakit mapipigilan yung, ba't mo i-re-regulate ng ganong katagal na apat na araw, na apat na numbers din? Maaari siguro mag-vary, pwedeng tatlo. Kasi nagbawas ka ng private, saan sasakay si riding public, di ba? Bukas naman sa panukala ang Metro Bus Transport Operators at grupong Piston, pero maaari raw subukan muna ito sa mga pribadong sasakyan. Sabi ng Piston, dapat ay hindi kasali ang mga pampublikong sasakyan dahil mas nakararaming commuter naman daw ang kanilang sineserbisyohan. Nag-aalinlangan din ang ilang motorista at taxi driver na aming nakausap. Mahirap yun . Paano naman . Kung kikita ka lang na magkano. Yung mga luma, pipis out nila. Yung mga mayayaman, 6 sasakyan, 5 sasakyan, 4 sasakyan yung mga yan, kaya hindi nila iintindihin yan . Ganun na . Kung kagaya ko lang iisa sasakyan, tapos meron akong importanteng pupuntahan, talaga magkukommute ako. Steve Dailisan, GMA News.